Tiniyak naman ang pamunuan ng GSIS na hindi kukunin sa pensyon ng mga miyembro ang perang gagamitin para sa Maharlika Investment Fund sakaling maaprubahan man ito. Naniniwala rin silang malaki ang maitutulong nito sa ekonomiya. May ulat si Mela Lesmora. Inaasahan ng liderato ng Kamara na maipapasa na nila ang Maharlika Investment Fund Bill hanggang sa ikalawang pagbasa ngayong Disyembre. Ito ay ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe na isa sa mga principal author ng panukala na naglalayong bumuo ng Sovereign Wealth Fund sa bansa para gamitin sa pagpapalago ng kabanang bayan. As far as the Committee on Rules is concerned, at what I know as the chairman of the Committee on Rules, aabot siya ng second reading ngayong December. So ano instructions ni Speaker about the Maharlika Bill? May instructions po? Wala pa na, no specific instructions. Sa programang laging handa, iginiit ni GSIS President and General Manager Wick Veloso na kapag naisa batas, malaki ang maitutulong ng MIF para mas mapalago pa ang ating ekonomiya at mapondohan ang mahalagang proyektong pang-imprastruktura sa bansa. Isa ang GSIS sa panggagalingan ng initial fund ng Maharlika Fund at muli namang tiniyak ng ahensya na hindi pension funds kundi investable funds ang kanilang gagamitin dito kung sakali. May kakibat din anya itong sapat na safeguards. Gusto po natin na ang kita po ng ating mga GSIS employees ay lumago sapagkat sa paglago po nito, dito po natin mabibigyan ng mas maraming benepisyo. Sa hiwalay na pahayag naman ng political analyst na si Dr. Froilan Kalilong, kumpiyansa rin siyang makabubuti ang MIF para sa bansa, lalo na kung mapapangasiwa ang mabuti. And investment is supposed to generate yields, no? So, that will be an additional revenue-generating mechanism for us na maaari rin naman nating magamit ulit to reinvest. Mela Lesmora para sa Bayan.